Good day, Sir Mark, at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Benjo, kasalukuyang naninirahan dito sa parte ng Cotabato. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang isa sa mga karanasan ko nung nagbubuntis pa lamang ang asawa kong si Jana. Nagsimulang maganap ang pangyayaring yon, Sir Mark, taong 1999. At ng mga panahong yon, ay naninirahan kami sa lugar ng asawa ko sa probinsya ng Masbate. At nasa ika-anim na buwang buntis siya noon. Bali po, Sir Mark, ang purok na tinitirhan namin noon ay magkakalayo ang mga magkakapit bahay. Kakaunti pa lang din ang mga naninirahan at masasabi kong isa pa yung liblib na lugar. Isang beses, habang naglalakad ako pa uwi ng bahay, ay nadatnan ko ang asawa kong may kausap na babae. Nasa tingin ko ay nasa edad 40 mahigit pa lamang yon. Pagkalapit ko sa kanila, ay tumingin sa akin ang babaeng kausap ng asawa ko. Pero agarang nag-iwas yon ng tingin. Ninitian ko ang asawa ko at sinabihan itong mauuna na akong pumasok sa loob ng bahay. Maya-maya ay pumasok na rin siya dahil mahamog na. Baka mamaya ay mahamugan siya, buntis pa naman. Baka sumakit na naman ang balakang niya. Tumango naman siya at nagsabing susunod na raw siya mamaya. Sige, papasok na ako ha. Maiksing wika ko pa sa kanya at nagpatiuna nang pumasok sa loob ng bahay. Nang makapasok na ako ay sandali ko pang nilingon ang asawa kong nakikipag-usap sa ali. Sa muling pagtingin ko sa kanya, Sir Mark, ay sa hindi sinasadyang napako ang mga mata ko sa kausap ni Jana. Napakunot ang noo ko at nagtataka sa kadahilan ng nahuli kong panakanakang napatitig ang babae sa maumbok na tiyan ng asawa ko. May mga pagkakataon pang nakikita kong panay ang paglunok at pagpunas nito ng laway at parabang hindi nito napipigilang tumulo ang laway niya. Anong nangyari sa babaeng yun? May sakit ba siya? Panay ang pagpupunas niya ng laway niya. Tanong ko pa sa sarili ko at iiling-iling na pumunta sa kusina. Hindi ko na lang pinansin pa ang ginagawang kakaibang pagtitig ng ali sa tiyan ng asawa ko. Naisip ko kasing baka may sakit lamang ang babae. Makaraan ng ilang minuto ay pumasok na sa loob ng bahay ang asawa ko. Tinanong ko siya kung umalis na ba ang kausap niyang babae. Oo, umalis na yung kausap ko. Maiksing tugon ng asawa ko. Ah, ganun ba? Ay, teka nga pala. Taga saan pala yung babaeng yun? Ilang araw ko na kasing napapansing kausap mo siya. Tanong kong muli sa asawa ko. Sinabi niya namang bagong lipat na kapitbahay raw namin ng babae. Pero medyo nasa dulo pa yon ng purok na ninirahan. Naawa nga ako doon sa sinapit ni Aling Inday. Base kasi sa kwento niya, itinakwil raw siya ng sarili niyang pamilya. Kaya napadpad siya dito sa lugar natin. Sabi pa ng asawa ko. Talaga ba? Bakit naman kaya siya itinakwil? Anong rason? Parang napaka-imposible namang sariling ilaw ng tahanan itatakwil sa sarili nitong pamamahay ng walang dahilan. Sambit ko pa. Hindi ko rin alam. Hindi naman masyadong nagkikwento si Aling Inday tungkol sa buhay niya. Tugon ng asawa ko. Nga pala, Jana. Kaunting payo ko lang. Huwag kang pakampante sa babaeng yun, ha? Hindi natin siya kilalang masyado. Isa pa ay buntis ka. At medyo iba ang pakiramdam ko sa babaeng yun. Pagpapayong wika ko sa asawa ko. Ano na naman niyang pinagsasabi mo? Nakikipagkaibigan lang naman si Aling Inday. Wala naman siyang ginagawang masama. Sabi pa sa akin ng asawa ko. Ang sa akin lang naman, kilalanin mo munang maigi ang babaeng yun. Gaya ng sinabi mo, itinakwil siya ng mismong kaanak niya.
Ano bang malay natin kung may malalim na dahilan pala ang ginawang pagtakwil sa kanya ng sarili niyang pamilya? Saad ko pa. Sumimangot ang asawa ko at sinabihan niya akong nararamdaman niya umanong mabait si Aling Inday. Baka masama lang raw talaga ang ugali ng pamilya nito. At inakala ng mga yung wala ng silbi si Aling Inday. Kaya tinakwil na lang ng ganun-ganon. Hindi na lamang ako umimik pa dahil batid kong mauuwi lamang sa away kung sakaling patulan ko pa ang mga sinasabi niya. Alam mo, maghanda ka na lang ng pagkain at kakain na lang tayo. Tigilan mo na yung pagtatatalak mo dyan. Saway ko sa kanya dahil nag-uumpisa na naman siyang maglinta niya. Ikaw kasi, masyado kang mapanghusga ng tao. Hindi mo pa nga nakausap at nakikilala si Aling Inday. Kung husgahan mo, ganun na lang. Aniya pa at inirapan ako ng mga mata bago naghanda ng pagkain. Isang gabi, kasalukuyang kumakain kami ng asawa ko nang may narinig akong malakas na kalabog sa bubungan ng bahay. Mabilis na napatingala ako sa taas ng bubong namin sa pag-aakalang pusa lamang. Kung kaya hinayaan ko na lamang yon at nagpatuloy na kaming kumain. Nagtanong naman ang asawa ko kung ano ang ingay na naririnig namin. Dahil napakalakas umano ng kalabog at parang mayuyupi na ang bubungan namin. Wala yun, pusa lang yun. Sige na, kumain ka na dyan. Huwag mo nang pansinin yung nasa taas. Wika ko sa kanya at nagpatuloy na nga kaming kumain. Subalit makalipas ang minuto ay patuloy pa rin naglalakad ang hayop na nasa itaas ng bubungan. At pabalik-balik yon sa may kusina namin kung saan naroroon kami ng asawa ko at kasalukuyang kumakain. Ano ba ang ingay na yon? Nakakainis na! Naiiritang wika pa ng asawa ko at sinabi niya pang nagtatayuan ng mga balahibo niya at kinikilabutan siya. Sandali lang at titignan ko lang kung ano ang nasa taas ng bubungan. Tugon ko at uminom muna ng tubig bago naglakad palabas ng kusina. Sinabihan siyang magpatuloy na sa kanyang pagkain at ako na ang bahala. Makaraan ng ilang sandali nang makalapit na ako sa pintuan ay kinuha ko ang itak na nakasukbit sa gilid ng bintanang malapit sa pintuan. Saktong pagkabukas ko ng pintuan ay bumungad sa akin ang isang napakasangsang na amoy mula sa labas ng bahay. Sapagkat napakabaho ng amoy na nalalanghap ko. Yun bang tipong amoy na bubulok na patay ng hayop, Sir Mark? Bigla ring nag-iba ang klima ng simoy ng hangin. Dahil sa bigla na lamang yun naging maalinsangan. Medyo nakaramdam na ako ng takot ng mga oras na yun. Pero mas pinili ko ang magtapang-tapangan dahil ayokong mapaano ang asawa ko. Naisip ko kasing may kakaiba ng nilalang ang nasa labas ng bahay at nag-aabang lamang yun ng pagkakataon na makapangbiktima. Maya-maya pa, Sir Mark, ay nakarinig na ako ng mahihinang pagpitik ng yero. Kasabay noon ay ang panakanakang huni ng wakwak sa paligid. Napasigaw ako noon, Sir Mark, nang makitang aswang yon. Ilang sandali pa ay narinig ko nang papunta na sa likuran ng bahay namin ang huni ng wakwak. Kaya naman dahan-dahan akong naglalakad palabas ng bahay para tunguhin ang likuran. Nung iikot na sana ako sa likuran ng bahay, nang sabigla kong nasipat ang isang nilalang na nakalambitin sa gilid ng bahay namin, malapit sa may bintana. Kitang-kita kong nasa taas ng bubungan ang mga paa ng nilalang at nakalambitin naman ang katawan nito at nanlilisik ang mga matang mabalasik na nakatitig sa akin. Bahagya pa akong natulala, Sir Mark, sa kadahilanang pinubuan ako ng kilabot sa buong katawan nang makita ko ang napakapangit nitong itsura. Punong-puno ng balahibo ang buong mukha. At ang mga mata naman nitong nakatitig sa akin ay nagbabaga sa kadiliman.
Idagdag pa ang nakakapanghilakbot nitong malaking bungangang nakangat-ngat at may matutulis na mga ngipin at walang humpay ang pagtulo ng mga laway. Nakita kong bigla yung tumalon sa lupa at mabilis na kumaripas ng takbo papunta sa likuran ng bahay. Kung kaya naman mabilis na akong kumaripas ng takbo at hinabol ang nilalang papunta sa likuran ng bahay. Nang nasa likuran na ako ng bahay, ay tumambad sa akin ang nilalang na nakadapa sa lupa at animoy nakahanda ng manunggab anumang sandali. Bahagya akong napatigil at iniamba na ang itak na hawak ko. Nakita kong marahan yung gumapang papalapit sa akin. Habang papalapit sa akin ang nilalang, ay inihanda ko na ang sarili at mahigpit na hinawakan ko ang itak. Sige, lumapit ka pang animal ka. Yari ka talaga sa akin. Mariing sambit ko sa sarili. Nakahanda na sa anumang gagawin ng aswang. Mga ilang dangkal na lamang ang layo namin ng aswang ay hindi na ako nag-alinlangan at mabilis na hinataw ang hawak kong itak ang aswang. Natamaan yun sa likuran at lumagabog. Pero Sir Mark, noong makahanap ng pagkakataon ng nilalang ay mabilis niya na akong dinambahan. Dahilan kaya nabitawan ko ang itak na hawak ko at tumilapon yun. Agarang nagpambuno kaming dalawa at pilit na pinagkakalmot ako ng mahahabang kuko ng nilalang. Nang madaganan na ako ng nilalang, ay unti-unti ko nang nararamdamang pahigpit na ng pahigpit ang pagkakasakal nito sa akin at bumabaon na ang matutulis nitong mga kuko. Tulong! Tulungan niyo ang asawa ko! Rinig kong sigaw ni Jana. Mga kapitbahay, tulong! May aswang! Inaaswang kami! Sigaw niya pa mula sa loob ng bahay. Pilit na nagpupumiglas ako sa nilalang. Subalit kahit anong pilit kong pagpupumiglas ay sadyang napakalakas ng nilalang na yon. Hanggang sa nararamdaman ko na ang mahahapding sugat dahil sa mga kalmot ng aswang na patuloy pa rin akong dinudumog at pinagkakalmot. Kahit na nanghihina na ako ay pilit pa rin akong lumalaban hanggang sa nag-ipon na ako ng lakas at malakas na sinipa ang aswang. Agarang tumalsik ang nilalang at nang akmang susugurin na akong muli nito ay narinig kong sumigaw ang kapitbahay naming si Paring Elmer. Panayang pagmumura nito habang mabilis na tumakbo papalapit sa akin at nakaamba ang bitbit nitong itak. Gigil na sumisigaw ang kapitbahay namin at panayang paghataw nito ng itak. Habang hinahataw niya ang itak para hindi makalapit ang aswang, ako naman ay humanap ng tiyempo para pulutin ang itak na bitbit ko kanina. Nang mapulot ko na yon, ay sabay na naming sinugod ang aswang. Subalit mabilis na kumaripas ng takbo ang aswang papasok sa masukal na talahiban. Tara! Sundan natin ang aswang na yon. Huwag nating hayaang makatakas. Baka mamaya balikan pa tayo nun at magsama ng mga kakampi niya. Sigaw pa ni Paring Elmer. Buong tapang na sinuong namin ang napakadilim at masukal na talahiban papunta sa kagubatan. Dahil sa malakas naman ang sinag ng buwang tumatama sa kapaligiran, kaya hindi kami nangangapa sa dilim. Sinipat-sipat namin ang bawat madadaanan dahil baka naroroon lang ang aswang at naghihintay lamang ng tiyempo para madambahan kami. Ano, Paring Benjo? Nakita mo ba? Tanong niya sa akin. Sinabi ko sa kanyang wala akong nakita. Tara, pumunta pa tayo dun sa unahan. Baka mamaya nandoon pa ang aswang. Pag-aayang wika sa akin ni Elmer. Agad na nga kaming naglakad papunta sa unahang bahagi ng paanan ng kagubatan. Ngunit noong naroroon na kami, ay napagpasyahan na naming bumalik ni Elmer dahil pakiramdam namin ay delikado na kung sakali mang susuungin pa namin ang looban ng kagubatan. Baka mamaya ay doon kami tambangan ng aswang
at baka mayroon itong iba pang mga kasamahan. Nang makabalik na kami sa bahay, ay nakita kong naroroon na ang ibang mga kapitbahay namin at nakikiusyoso. Pagkakita sa amin ng asawa ko ay kaagad niya akong nilapitan at tinanong kung ayos lang ba ako. Ayos lang ako. Maiksing tugon ko habang nakahawak sa braso kong may mga kalmot ng aswang. Nag-aalalang iginaya ako papasok sa loob ng bahay ng asawa ko at nilapatan niya ng paunang lunas ang mga sugat ko. Kamusta? Anong nangyari? Naabutan niyo ba ang aswang? Tanong ng kapitbahay naming si Aling Lorna. Nagwika naman si Elmer na hindi na namin naabutan pa ang aswang at tuluyan nang nakatakas. Hindi naman namin pwedeng suungin ang kagubatan dahil baka mamaya ay ikapahamak pa namin yun. Mabuti na lang at naisipan ninyong bumalik dahil may hinala na ako kung sino ang aswang na yun. Wika pa ng isa pang kapitbahay. Talaga ho, sa tingin niyo sino po kaya ang aswang na nakasagupa ko? Tanong ko sa kanya. Nagsipagpasukan na ang iba pa naming kapitbahay at nakiusyoso. Ang iba naman ay may mga halamang dahong dinala. Pigaan daw yun ng asawa ko at ilagay ang katas sa sugat ko. Nakakatulong raw yun sa pagbilis ng pagpigil ng dugo sa mga sugat ko. Hindi naman sumagot ang matanda. Sa halip ay tinulungan niya ang asawa kong gamutin ang mga sugat ko. Kung hindi niyo po kasi naitatanong, Sir Mark, isang tambalan po si Aling Lorna sa lugar namin at marami ang nagpapagamot sa kanya. Nang matapos na nila akong gamutin, ay nagpalipas muna ng ilang oras ang mga kapitbahay namin. Sinisiguro lang nilang ligtas kaming mag-asawa kung sakali mang babalik pa ang aswang. Hindi na siguro babalik pa ang aswang. Pwede na kayong magsiuwi sa mga bahay ninyo. Maraming salamat po sa malasakit ninyo. Wika pa ng asawa ko. Magsarado kayong maigi dito at huwag magpakampante. Hindi natin alam kung ano ang nasa isipan ng aswang na yon. Baka mamaya nag-aabang lamang yun na tumahimik at balikan itong asawa mo. Mag-iingat kayo palagi dito. Wika pa ni Aling Lorna. Huwag po kayong mag-alala, Aling Lorna. Mag-iingat ho kami palagi. Tugon ko. Bago nagsipag-uwian ng mga kapitbahay namin, ay sinisiguro muna nilang nakasara na ang lahat ng bintana at pintuan namin sa likod. Sinabi rin nilang kapag nakakaramdam kami ng kakaiba sa labas ng bahay, huwag na raw akong lumabas. Sumigaw lamang kami ng sumigaw para marinig nila at para makapunta sila kaagad sa bahay namin. Tumango naman ako at nagpasalamat sa kanila. Naging maayos naman ang gabing yun at hindi na bumalik pa ang aswang, kaya napanatag na kaming mag-asawa. Kinabukasan, maaga pa lang ay ibinalita na sa amin ni Aling Lorna na wala na ang kapitbahay naming naninirahan sa dulo ng purok. Umalis na raw yun at iniwang nakatiwangwang ang kubo. Nagpasama kasi siya sa iba pa naming mga kapitbahay. Dahil malakas ang kutob niyang, yun ang aswang na nanggagambala sa amin. Simula kasi nang dumating ang babaeng yun, ay walang ibang kinakausap yun kundi ang asawa ko lang. Masyado ring napakailag sa mga taong nakakasalubong at hindi makatingin ng diretso sa mga mata kapag binabati mo ito. Kakaiba din ang kinikilos ng ali kapag ang asawa ko na ang nakakaharap at nakakausap. Dahil sa parabang may pagkain yung inaabangan at sayang-saya. Kaya naman simula nang makita ni Aling Lorna na kinakausap tuwing hapon ng asawa ko ng babaeng yun, ay palihim niyang pinagmamasda ng babae. Dahil baka mamaya ay tama ang hinala niyang isa itong aswang at may gawing masama sa asawa ko. Hindi niya lang raw masabi pa sa amin dahil hindi niya nakumpirma kung totoo.
Noong pasukin nga raw nila ang nakatiwangwang na kubo ng babae, ay nakita nilang napakaraming nakakalat na patay na hayop at napakabaho ng amoy at may iilan pang ginagapangan na ng mga uod. May mga bote ng langis rin silang nakikita sa gilid ng kubo at nang buksan nga rin nila yon, ay nalanghap nila ang napakabahong amoy. Kaya naman ang ginawa nila ay winasak na lamang nila ang kubo at sinunog ang mga kagamitang nakakalat at ang langis naman ay kinuha ni Aling Lorna. Ayon kasi sa kanya, nakakagaling raw sa mga matitinding sakit ang langis ng aswang, kaya kailangan niya yon sa panggagamot. Subalit lubhang napakadelikado ang langis na yon kapag nalaman ng ibang aswang na may hawak kang ganon. Simula nga nang mangyari yon, Sir Mark, ay wala nang kababalaghan pang nangyayari sa lugar namin. Hindi na rin kami nakaranas pa ng pang-aaswang. Si Aling Lorna naman ay wala na akong balita pa dahil umalis na rin ito at lumipat sa ibang lugar kasama ang kanyang mga anak. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, mga kasandata. Maraming salamat po sa pagbabasa ng kwento kong ito.